Thanks for listening into the best and nothing but the best station here in Kirkway. This is 95.1 Radio Bandera Aras FM. And of course, you know that tuning in the program of Mike Miguel and the program of Trinity Rock Fest, of course, only here at 95.1 Radio Bandera Aras FM. 11 minutes after 4 o'clock in the afternoon. And nakatambay na po, nagstambay na po si yung ating interview, no? So for interview si Sir Edmond Brenes, ang author po ng sa Traffic Management for Safety Road, no? Alright, sir, magandang hapon po. Yes, Sir Mark, magandang hapon at sa lahat ng nakikinig ng radio at saka live streaming. Magandang hapon sa inyong lahat po. Yes po. Tatanong ko lang po kasi sino si Edmond Brenes at ano ang kanyang background upang magagawa ng libro na may kinalaman sa traffic system. Okay, sir. Ako po ay isang marido, isang second mate officer retired. At nag-venture ako ng international vessels na kung saan ay nagkaroon ako ng tinatawag na observatory knowledge, na itong mga napunta ko nasyon ng mga first world countries ay doon ko nakita ang kanilang magandang traffic system at traffic management. At ngayon, napunta rin ako at natira ako sa Australia ng mahabang panahon na kung saan ay nakita ko rin o nakita ko ang tamang proseso at saka nakita ko ang magandang traffic management nila doon at yun naman ang naging learning experience ko. Ngayon, meron din ako with combination of may knowledge ako sa computer, sa IT, na pinagsama-sama ko sila ito dito. At itong observatory knowledge at saka learning experience ko ay ito ang ugat ng doable na libro na hindi magagawa ito kung wala yung dalawa na yan. Ngayon, pagdating naman dito sa Pilipinas, ay nakita ko at naobserbahan ko na kailangan natin ang magandang traffic management at nakita naman natin na matagal na parang hindi naman talaga naayos o nababawasan man ang problema na kung saan ay dito ko tinapos yung libro. Okay po. Okay, tatanong ko lang din po kung hanggang saan na ang narating ng iyong libro. Mula media patungo sa ahensya ng pamahalaan, kung saan mo ito gustong mapunta. Okay, sir. Since 2016, dito ito nagawa, right after nung mapanalunan ni President Duterte ang eleksyon. At meron kasi akong grupo ng mga volunteers na ang ginagawa namin ay pag-preprint ng mga t-shirts all over Manila. Ngayon, nung pagkatapos ng eleksyon, nag-usap-usap kami na ano ang gagawin. Yung iba, papakain, bigyan ng school supplies. Yung sa akin, sabi ko, gusto ko traffic. Ngayon, nagawa ko ito ng 3 months. Pagkatapos, ang unang napuntahan namin ay ang DOTR. At may na-meet kami doon na isang mataas na opisyal, si Mark De Leon. Nagkaroon kami ng 3 meeting, pero yung sa kanila ay isang meeting lang, tapos iba-ibang tao na. Pero nakapagbigay ako ng libro. Ngayon, sabi ko, since wala naman nangyari doon sa usapan namin, di naman talaga natapos yon. So ang ginawa ko ay nagsulat kami papunta dito sa mga senators, at wala rin ho tayong narinig na reply sa kanila, at bumaba ako papunta dito sa LGU sa Maynila, kay Mayor Isko, at bali ipinasa ako sa NTPB, tapos pagkatapos sa NTPB, balik na naman ng Mayor, so wala naman huuling nangyari. So medyo nahinto ito ng konti, pero bumalik uli ako at dito tayo napunta sa media. Dito ako nag-start, sa Region 8 ako nag-start ng interviews at nagkaroon naman siya ng momentum. Pagkatapos din, nakausap po yung ating ex-traffic czar na si Tim Orbos. At nakapag-explain ako ng mga concepts at nagustuhan naman niya. At nagpaiwan siya ng libro, sabi niya, babasahin ko. At sabi naman niya, for recommendation. Pero kung saan recommendation,
hindi ko po ito alam kung para saan. At wala pa naman kami meeting, samantala na sa Maynila ako. Okay po. Nakakaranas ka na ba ng bashers o tinatawag ng mga taong hindi naniniwala sa iyong ginagawa dahil sa isa kang ordinary na tao? Yes sir, meron sa Maynila. First interview, sabi ko, iba ang hindi kami magkaparehas ng wavelength ng ng thinking. So nangyari ito at yun nga yung pinakahuli na pangyayari ng kwento niya ay pinagtatanungan niya ako ng action plan. Ang sabi ko sa kanya, wala pa yung action plan. Dahil ito ay nagpo-propose pa lang ako sa concepts and ideas at yung action plan ay iuhuli yan at dito pa sa aking ulo yan. Dahil kailangan ipakita muna ito sa mga agencies kung magugustuhan nila. Well, na-experience ko yan, sir. Pero naniniwala naman ako at alam ko naman kung ano ang libro ko. So, hindi ako papatalo dito. At gusto kong iakyat talaga to sa taas dahil dito sa baba, medyo nahihirapan ako ipaabot sa kanila. Gusto kong dalhin ko sa taas at ipakita sa kanya at ma-explain na itong libro na to ay doable and simple concepts for traffic management at ito ang makakapag-solve ng ating tinatawag na wicked problem. And this is the wicked solution, yung libro to. Okay po. Okay, maraming salamat po sa iyo, Sir Edmond Gorines. Thank you so much. Yes, sir. Okay, thank you. Maraming salamat din, sir. Okay, okay. Thank you, sir. Okay, maraming salamat kang Sir Edmond Gorines. Siya po yung author ng traffic management for safety road. Oras na ito, mag-ismigala, 18 minutes after 4 o'clock in the afternoon. And of course, more music, more fun only here at 95.1 Radio Bandera Arasan. Here's my next piece all the way from our famous artist, Whitby Riang. Check this out and enjoy.